Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Panginoon sa banal na templong Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas niyang taglay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Araw po ng Miyerkules, ikalimang linggo sa karaniwang panahon. Sinasama po natin sa banal na misang ito, kasama ng mga intensyon, ang ating mga daladalang kahilingan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na yon, nakarating sa pandinig ng reyna ng Seba ang balita tungkol kay Solomon. Kaya't nagsadya siya upang subukin ito sa pamamagitan ng malalim na katanungan. Dumating nga siya sa Jerusalem na may kasamang maraming abay at may dalang katakot-takot na kayamanan. Mga kamelyo na may kargang iba't ibang uri ng pabango, napakaraming ginto at batong hiyas. At nang makaharap na niya si Solomon, sinabi niya ang kanyang pakay. Sinagot naman ni Solomon ang lahat niyang tanong, at wala ni isang hindi nito na ipaliwanag. Humango ang reyna sa karunungan ni Solomon at sa palasyong ipinagawa nito. Napansin niya ang pagkain sa hapag ng hari, ang mga tirahan ng kanyang mga pinuno, at ang kayusan ng kanyang mga tauhan. Napansin din niya
ang kanyang kasuotan, ang mga tagadulot niya ng inumin, ang handog na inialay niya sa templo, hangang-hanga ang reyna sa kanyang nakita. Kaya't sinabi niya sa hari, totoo nga pala ang lahat ng narinig ko tungkol sa inyo. Hindi ko mapaniwalaan ang mga sinasabi nila sa akin tungkol sa inyo. Ngunit ngayong makita ko ang lahat, ay napatunayan kong wala pa pala sa kalahati ang ibinalita nila sa akin. Sapagkat ang inyong karunungan ay talagang higit kaysa iniulat nila sa akin. Mapalad ang inyong mga asawa, mapalad ang inyong mga tauhan, sapagkat lagi nilang naririnig ang inyong karunungan. Purihin ang Panginoon, ang inyong Diyos na nagpala sa inyo at nagpaluklok sa trono ng Israel. Dahil sa walang katapusang pag-ibig ng Panginoon sa Israel, ginawa niya kayong hari upang mamahala dito, mapairal ang katarungan. Ang hari binigyan niya ng halos 5 toneladang ginto at napakaraming pabango at batong hiyas. Kailan may hindi natumbasan sa dami ang pabangong iyon na bigay ng reyna ng Seba kay Haring Solomon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Madiwa kung mangusap ang mga matuwid at ganap. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ang mga matuwid, madiwang mangusap, at ang sinasabi nila'y pawang tumpak. Ang utos ng Diyos na nasa sa puso, sa utos na ito'y hindi lumalayo. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid, iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila't kanyang tutulungan, laban sa masama, ipagsasanggalang, sapagkat sa puon, nangungubling tunay. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap, magsitayo po lahat. Alleluia, 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 alleluia. Amang Diyos ni Jesu Kristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig. Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay,
siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. Kayo man ba'y wala ring pangunawa, tugon ni Jesus? Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi? Sa pagsasabi nito'y para na ring ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Mayroon pong caption na nagsasabing ang malinis at mabuting puso ay nagbubunga ng karunungan. Uulitin ko po, ang malinis at mabuting puso ay nagbubunga ng karunungan. Ang ating ebanghelyo ay ang isyo ng kung ano ang nagpaparumi sa tao sa mata ng Diyos. At ang sabi ng ating Panginoon, ginamitan pa niya po ito ng matinding pananalita nang sabihin niyang pagkatapos, ang may pandinig ay makinig. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Hindi ang pumapasok sa katawan ng tao ang nagpaparumi sa kanya, kung hindi ang nagmumula sa kanya. At ipinaliwanag ito ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad noong sila na lamang, noong wala na ang mga tao. At ipinaliwanag ng ating Panginoon na hindi ang pagkain ang nagpaparumi sa tao sa mata ng Diyos, kung hindi ang mga salita na nanggagaling sa puso ng tao. Dalawang bagay ang nais kong ibahagi sa inyo kung atin pong pagninilayan ang ating puso na siyang pinagmumulan ayon sa ating Panginoon ng mga salitang ating binibigkas. Ang puso ay likhang mabuti. Nilikha ito ng Diyos, kaya nga kung atin pong babalikan ang aklat ng Genesis, sa paglikha ng ating Panginoon, bawat likhain niya, sinasabi niyang mabuti. It is good. Subalit sa katapusan ng kanyang paglikha, nang likhain niya ang tao, hindi niya po ito sinabing mabuti. Hindi niya sinabing it is good. O he is good. Kung hindi ang nabanggit ng ating Panginoon, very good. Quantum leap po, kung titingnan po natin ang ginamit na salita dito ng ating Panginoon. Hindi lamang po ito inches na kung saan ay kakaiba sa lahat ng nilikha ng ating Panginoon nung likhain niya ang tao. Kaya nga, inilagay niya ito sa pedestal. Ginawa niyang crown of creation ang tao. Mantakin niyo po, bago niya likhain ang tao, nilikha niya lahat ang pangangailangan ng tao. Sa kanya nilikha ang tao, pagkatapos niyang malikha ang lahat ng bagay na pangangailangan ng tao.
At ito lang ang nilikha niyang sinabihan niyang very good. Napakabuti na nilikha ng Diyos at ang tao ang kanyang pinakamabuti, pinakamainam na linikha sa sanlibutang ito. Sa kanyang paglikha sa atin, itinanim ng Diyos sa ating puso ang kabutihan. Ano? Kaya nga, mayroon po tayong kasabihan na kahit anumang karumaldumal ang krimen na ginagawa ng tao, mayroon pa rin sa kanyang natitirang kabutihan na nasa kanyang puso. At marami pong mga philosopher ang nagsasabi at binibigyan ng terminology dahil sa ginagawa ng ating Panginoon sa pananahan ng ating Panginoon sa ating mga puso. Mayroong isang philosopher na nagsabing, "This is an inner voice." Mayroon naman pong philosopher na nagsasabing, "Ito ang pinanggagalingan ng ating konsensya at ang ating puso ang umuusig sa atin pag tayo ay gumagawa ng kasalanan o ng pagkakamali." Kaya nga sabi, nang dahil sa puso na nilikha ng Diyos, nalikhang kabutihan, nagkaroon tayo ng kagaya ng imahe, kalarawan ng ating Panginoon na lumikha sa atin. Ito yung kabutihan ng ating puso. Sabi nga'y, likas sa tao ang kabutihan. Ang ikalawa, kung likas sa tao ang kabutihan, pwede rin gamitin ang puso na maging masama. Ano? At binanggit ng ating Panginoon ang pitong kasalanan sa bandang hulihan ng ating Ebanghelyo, pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, at iba pa. Na pinanggagalingan din ay puso sa isang taong gumagawa ng pitong kasalanan na ito. Kung papaanong mabuting nilikha ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso, pwede rin po itong gamitin ng kalaban para manggaling din sa puso ang pagkakamali at pagkakasalan niya. Kaya nga, sa paanyaya sa atin ng ating Panginoon ngayon, napakaingatan natin ang ating puso. Hindi po yung mga pagkain ang nagpaparumi sa atin. Ano? At kung titingnan din po natin, sabi nga po dito ay para na rin sinabi ng ating Panginoon na hindi ang pagkain ang pumapasok sa atin. Ibig sabihin, nilinis ng Panginoon ang lahat ng pagkain. Kaya po'y pwedeng kainin ng tao. Kung hindi ang dapat niyang pag-ingatan ang mga salita na nanggagaling sa kanyang puso. At kung atin po itong iuugnay sa ating unang pagbasa, doon sa caption na ating sinasabing, ang kalinisan ng puso at kabutihan ay nagbubunga ng karunungan. Ang ating unang pagbasa ay patungkol sa karunungan ni Haring Solomon, na kung saan ay mula pa sa silangan, ang reyna ng Sheba ay pumunta sa Jerusalem para lamang tingnan kung totoo ang kanyang nababalitaan tungkol sa karunungang taglay-taglay ni Haring Solomon. At nung makausap niya ang Haring Solomon, sabi nga po dito sa ating unang pagbasa, lahat ng kanyang itinanong ay naipaliwanag ng maayos at naunawaan ng reyna. At pagkatapos na makita niya ang lahat ng kaayusan, sinabi ng reyna, wala sa kalahati ang sinabi o ang kanyang nabalitaan tungkol sa karunungan ni Haring Solomon. At tingnan niyo po, bilang pagpapasalamat ng reyna, ano ang kanyang ibinigay kay Haring Solomon? Mahigit o isang o limang tunilada ng ginto ang naibigay at
Iyong pabangong, ang sabi nga po dito ay walang kasing daming pabango ang ibinigay kay Haring Solomon. At kung atin pong ipagpapatuloy ang ating unang pagbasa, ang unang aklat ng mga hari, maging si Haring Solomon ay nagbigay din po ng regalo sa reyna ng Sheba bilang pagpapasalamat din po sa kanyang pagpunta, sa kanyang pagbisita. Na kung saan, dahil lamang po sa karunungan ni Haring Solomon. Kaya nga, totoo yung caption, ano, na nagsasabing, ang kalinisan at kabutihan ng puso ay nagbubunga ng karunungan. Sa isyo ng pagiging malinis natin sa harapan ng Diyos, ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon, tingnan natin ang ating mga binibitiwang salita dahil ito ang nagpaparumi sa tao. Sabi nga po ng isang kasabihan natin, kung ano ang laman ng dibdib ay siya ang ibinubuka ng bibig. Kaya nga'y mayroon din po tayong kasabihan na nagsasabing mas mabuti pang hatawin mo na lang kaysa ang iyong ibato ay ang masasakit na salita dahil ang salita ay hindi nabubura. Samantalang pag hinataw mo ang isang tao, pag wala na ang sakit, nawawala na. Subalit ang salita ay nananatili sa puso na pinagsabihan mo. Sabi nga ng isang manunulat, kung pag-iisipan lang ng tao ang ganitong mga kasabihan, pag-iingatan niya sa susunod, nabibitawan niya ang kanyang bibig, ang kanyang salita, na hindi makakasakit sa kanyang kapwa. Ito po ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon, dahil ito rin ang nagpaparumi sa atin bilang mga anak ng Diyos. Pakaingatan po natin ang ating bibig. Sabi nga po ng isang spiritual writer, ang bibig ay, ang dila ay walang matalim. Ibig sabihin ay hindi ito kagaya ng espada, hindi kagaya ng kung anumang nakakasugat. Subalit, pag ginamit ang bibig sa hindi naaayon sa kalooban ng Diyos, ibig sabihin, masasakit na salita ang binitawan, mas matindi pa ito sa espada, mas masindi pa ito sa patalim na gagamitin ng tao sa kanyang kalaban. Nawa, ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon at ang paalala na ang dila ay dapat gamitin natin sa kabutihan, hindi para kalabanin o bigyan ng anumang problema o bigyan ng sakit ang ating kapwa dahil lamang sa galit na nasa ating puso. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain
ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipaggalob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami ay buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa amin ay kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahando para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya.
sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami, tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan man. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal, si Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas mo. Pahit tulot sa tukso,
kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Agnus Dei Christonis, peccata mundi, dona nobis pacem, pacem, dona nobis pacem. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na salu-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Yaman ko
ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng mga tatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Maraming salamat po. Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran
sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos na ngayoy iyong bigay, sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin na tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat dapat, kami po ay pagbigyan. Bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Para po sa mga ating balikbayan, OFW, at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book, gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Sa darating na 14 ng Pebrero, ay simula ng panahon ng Kwaresma. Mangyari pong pakidala ng inyong mga lumang palaspas dito sa simbahan na ating susunugin upang gamitin sa Miyerkules ng Abo. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa na pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa iyong sambayanan na nasa iyong harapan ngayon, kasama ang kanilang mga gamit sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Diyos. Ipahayag kanyang pagkalingat habag isa buhay pag-ibig at katarungan tanda ng kanyang kaharian.